So hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli ang babalik Kyle the Great, syempre, para sa isa na namang panibagong tutorial sa araw na to. So sa panibagong tutorial ko mga ka-vlog, ipapakita po sa video na to tungkol sa motorcycle seat assembly. So naghanda po ako ng mga gamit, mga materyales. Yan. So nandiyan po yung motorcycle seat frame, yung plastic frame, yung base nya, yung kulay black. Motorcycle seat foam. Ito. Motorcycle seat cover. So sukat na po yan mga ka-vlog, hindi na po kailangan bawasan pa. Plastic cover, gate 16. Medyo makapal po ito mga ka-vlog. Then itong tatlong motorcycle seat setting rubber, saka yung seat cushion rubber, yung dalawang piraso na bilog. Kasama po yung dalawang bracket, saka yung mga tornilyo nya. So naka bracket type na yan mga ka-vlog. Then yung hinge na tinatawag, tsaka yung dalawang stainless steel bolt na 10mm. So naghanda rin ako ng gamit, itong gun tacker ROT30. Naghanda rin ako ng kanyang bala o T30 arrow staples. So yan po yung kanyang size. Yan po yung gagamitin natin para rito, pambala. Then nag-prepare po ako ng mahabang flat screwdriver, scissor o gunting, and then itong 10mm open wrench. Kailangan natin yan. So di ko na patatagalin mga ka-vlog, mag-i-start na po ako. So gagamit po ako ng lamesa para masimulan ko na yung motorcycle seat assembly sa araw na to. So i-prepare na din agad natin itong seat frame, yung kanyang base. Set aside muna natin yung ibang gamit mga ka-vlog. Isusunod na lang natin yan. Baba muna natin itong gun tacker at yung bala. Gunting. Iwan na natin itong wrench. And then sinet aside ko muna yung mga rubber. So ang gagawin natin agad mga ka-vlog, prepare natin itong seat frame. Then itong mga bracket, hinge, tsaka tornilyo. Yan. Ilalagay na natin mga to. I-assemble na natin itong mga to, itong pyesa na to dito. Okay. So mag-i-start po ako mga ka-vlog sa hinge. Ito. So dito yan. Dito po ipapesta yung hinge. So ang pesta niya mga ka-vlog, may tamang pesta yan. Yan ang tamang pesta. Hindi po papaloba yan. Mali po yan. Dapat papalabas. Yan. Tapos i-prepare na natin agad yung 10mm wrench tsaka yung mga tornilyo. Yung stainless. Okay. Ihanda na natin tong stainless bolt na 10mm. Alisin muna natin tong mga washer tsaka nut. Then pati tong sa isa pang bolt. So sundan nyo lang mga ka-vlog yung procedure. So ayan. Ngayon maglagay kayo yung tagdusang washer dito. Yan ah. So ilalagay nyo rito sa ibabaw. Ayan.
So may dalawang butas yan ha. Ilusot nyo na agad. Yan. Tsaka to. Yan ha. So hawakan nyo pagkatapos. Ibabaligtad natin tong frame na to. Alalayan natin dito para hindi po mahulog o malaglag. Yan. Hawakan natin. So ito, ilagay na natin yung hinge nya. Yan po ang tamang paglagay. Hindi po pa ganito. Papaloob. Dapat yung bracket nya, yung paleter U papalabas. Yan. Yan o. So may butas naman yan eh. Ulitin ko ah. Yan. Yan may butas. Ilulusot natin. So ganyan lang. I-center nyo lang. So pagkatapos nyan, ilagay nyo na yung dalawa pang washer dito. Tsaka yung dalawang nut. Ito. So kamayin nyo muna. Gamitan nyo muna ng kamay mga kablog. Iikot nyo din ng pakanan o clockwise. Yan. So salatin nyo yung gilid ah. Ipapantay nyo yung gilid ng bakal dito sa plastic para magpantay po siya. Yan. Yan, ganyan lang siya. So pagka na-ice nyo na, na-i-pesto nyo na ng tama, na-sentro nyo na, maganda na yung pesto ng hinge. Higpitan nyo na gamit yung wrench na 10mm. Iikot nyo pa kanan. So kung may pampigil kayo pang kontra dito sa kabilang side, pwede po. Pwede nyo gamitan pa ng isa pang wrench na 10mm o kaya pliers. Kung makakontra nyo naman ng kamay, pwede rin. So higpitan na natin agad. Tamang higpit mga kablog ah. Again, clockwise po ang kanyang paghigpit. So, gamit ako ng pliers mga kablog ha. So, kukontrain natin dito. Yan. Para lang pwede gumalaw. Yan. So, kung mapapansin nyo mga kablog, hindi po sumasabay yung tornilyo mismo sa pag-ikot ko ng nut. Okay? So ganun din sa kabila. Siyempre hindi natin gamit yung pliers. Yan. Iipit natin yung ulo ng bowl. Then iikot natin yung nut dito sa kanan. Pakanan din o clockwise. So again na pakanan po. Sige na, sasabay pa. Ganun lang mga kablog. Kung may 10mm wrench kayo, mas maganda. Pwede nyo gamitan ng isa pang wrench na 10mm pangunta. Masa sa inyo na po yun. Okay. Yan. So
Okay na yung mga ka-vlog. Naikpit na siya. Maikpit na po natin. So mga ka-vlog, pagkatapos niyan, proceed na tayo sa bracket. Dito. Pagkatapos sa hinge, pag naikpit tayo ng tama, okay na. Proceed tayo dito sa bracket. So i-prepare natin agad tong mga tornilyo ng bracket. So 10 mm din ang size ng kanyang nut, mga ka-vlog. At hindi na siya kailangan kontrahin pa. Kasi naka-fix po ng paganyan. Hindi na siya pwedeng okay lang pang kontrahin. So mas madali na itong i-salpak o i-attach sa seat frame. Okay. So ibaliktad natin. Yan. So sa ibabaw, ilulusot natin to. So pa isa-isa lang mga ka-vlog. Unahin natin dito sa baba. Ilusot nyo sa butas. Yan. Sabay. Yan. Tapos proceed kayo sa ilalim, sa kabilang side. I-prepare nyo na agad yung bracket. Ito. So may tamang paglagay mga ka-vlog. Hindi po ganitong paglagay nyan. Baliktad po yan. Kasi po, kung ganyan ang paglagay niyan, itong dulo, tutukod po either sa bakal, sa chassis, o sa fender. Dung sa rear fender o mudguard. Tatama po ito. So, hindi po mailalapat technically yung seat o yung motorcycle seat. So, ang tamang pwesto niyan pa ganito. Yan. So, may adjustment po yan. Depende kung saan nakapesto yung eksaktong tornilyo o butas dun sa chassis. So sa ngayon, ganyan muna ang paglagay nyan. After nyan, i-prepare nyo na agad yung tagalawang washer tsaka yung nut. So hawakan nyo lang sa ilalim mga ka-vlog. Alalahan nyo lang yung sa ilalim gamit yung kamay. Habang nilalagay nyo yung dalawang nut tsaka dalawang washer. Para hindi po mahulog o malaglag. Yan. Okay, lusot nyo na agad dito. Yan. Ilagay nyo na yung nut na 10 mm. So, kamayin nyo muna mga ka-vlog. Ikot-ikutin nyo pa kanan. Yan. Palalapatin nyo yung nut. Tapos, pag medyo lapat na, so, gamitan nyo na ng wrench na 10 mm din. Yan. Pag medyo matigas na yung pag-ikot, yun na, higpitan nyo na gamit tong wrench 10 mm. Okay? Ayan. So, hindi na siya kailangan kontrahin sa kabila. Diretso na yun. So, again, ang pag-ikot clockwise o pakanan. Kapayin nyo lang mga kablagong tama na yung pag-ikot ninyo. Huwag naman yung sobrang ikpit. Yung konti lang. Kasi may times na ano po yan, lumuluwag. Ulitin natin ha. Papantayin natin. Yan. Halimbawa, gusto nyo adjustment. Halimbawa lang. Luwagan nyo ng konti ha. Yan. Okay. Ayan o. So, naigagalaw siya pakaliwa o pakanan. Gitna natin ng konti. Yan. Tapos ano? Yan. So depende po sa butas kasi yan, sa tornilyo yan. Kung saan po banda tututok to. Since ito naman eh, hindi naman eksaktong bilog lang. Oval shape. Oval shape po mga ka-vlog. Pa-oval po ang kanyang hugis. So yan, pag medyo naipesto na ng tama yung bracket, naipesto na, pwede nyo naikpitan. So ganun lang. Simple lang naman ito mga ka-vlog, tsaka common to sa mga nagmomotor.
sa mga marurunong na. Yan. Ipitan ko ng konti. Tamang pag-ipit mga kablaga. Huwag naman yung sobra-sobra. Pakanan. Yan. Yan. Okay na yan. After niya mga kablog, dito naman tayo sa taas. Okay. So ilagay pa natin tong isa pang pyesa na to. Yung may mga tornilyo. Yan. Ipasok natin dito sa dalawang butas ng sabay. Yan. Kailangan lapat ha. Alalayan nyo sa ilalim. Gamitan nyo ng dalawang kamay. So ilagay nyo na itong isa pang bracket. So yung pesto ulit, hindi po ganyan. Paliktad yan. Ganito ang tamang paglagay. Yan. Isentro nyo. So ganun lang, papatay nyo rito sa kabilang side. Itutok nyo lang. Ilagay nyo na agad yung dalawang washer tsaka nut. Yun, tamang pagigpit para tapos. Gamitan nyo na din ng 10mm wrench. Ilagay nyo itong nut. I-ayos nyo lang itong bracket ha. So, kamayin nyo muna yung nut. I-pesto nyo muna. Yan. So, ganun lang mga kablog. Para makalate yung nut ko! Lamig ka kasay! Yan. Nakaayos naman yung bracket. So magagalaw pa naman yung mga kablog eh. Depende po sa motor na... Kasi ito usually, ito pala. Itong motorcycle seat na to. Suitable po at saka fitted po usually sa TMX ng Honda. Motorstar Star X 125. Minsan sa Euro, yun, Alpha, mga ganun. Yan. Ipitan natin ng konti. Pakanan ang pagigpit o clockwise. Yan ah. So, nailagay ko na yung bracket mga kablog. Medyo matigas na siya. Pagkatapos nyo rito sa bracket tsaka sa hinge ito sa bandang kaliwa, proceed na tayo sa goma dun sa seat setting rubber tsaka sa seat cushion rubber. Para dito, dito ilalagay yan, dito mismo. So ito muna yung unahin ko, itong tatlong seat setting rubber. Medyo matigas na siya. Pagka ganun medyo matigas na yung rubber, gamitan nyo na ng flat screwdriver. Pang-alalayo, pantulak. Ito. Yan. So, dito ko muna ilalagay. Ito, ang dalawang to, ilulusot nyo rito. Yan. Tutusukin nyo gamit ng flat screwdriver dito, patagilid. Habang tinutusok nyo papaba o pailalim, isabay nyo yung daliri nyo, ibaw nyo pababa. Para pangalalay lang. So daan-daan lang naman ito mga kablog. So ito, papakita ko kung paano. Itusok nyo, tusokin nyo pababa yung gilid. Pag pakiramdam nyo medyo baon na, pwede nyo igutukutin ng ganyan. Galaw-galawin nyo. Yan. Yan o. So sumasabay na tong seat frame sa pagangat nito. So, pasok na yan. So para malaman natin, tingnan natin yung kabilang side. Yan o. So nakikita nyo, yan. Baon na. Yan, iikut-ikutin ko. Isunod nyo rito. Itong isa pa, sunod nyo na. Okay. So, gamitan natin ulit nito.
Tusukin natin pa ilalim. Mababa. Yan. So silipin natin yung kabila. Ayan. Di ba, pasok na rin. So ganyan lang po ang pagpasok ng seat setting rubber. Kung meron pang konting natitira dito sa baba, sikutin natin. Pwede pang iangat niya, mga kablog. Iangat natin ng ganito. Angat-angatin lang natin, mga kablog, para sumabit ng gusto. Yan. Yan, okay na yan. After nyan, dito naman. Sa kabilang side. Iikot ko to. Yan. Nailagay niya yung isa, ito. Tinuturo ko sa taas. Then ilagay naman natin yung isa dito sa baba. So same procedure pa rin. Ibabawon pa baba. Gagamitan ng flat screwdriver. Okay? Habang dinidinan natin gamit ang hinlalaki pababa, ikot-ikotin natin yung mismong seat setting rubber na to. So try natin, ha. O yan. Pag inangat ko tong rubber, sumasabay yung frame pataas. So ibig sabihin, yan po. Naipasok na to mismong tong bilog na to sa butas. Naisalpak na siya. Yan. So dito rin sa isa, ilalagay na natin yung sa pambilog. Same process pa rin, same procedure. Yan. So, di pa totally pasok yung bilog. So, sisikwatin ko, mga kablog. So, tutusukin nyo ng patagilid. Tapos, sikutin nyo pangat o pataas. Yung gilid. Yan, ganyan lang. Gagalaw-galawin nyo lang. Sisikutin nyo lang yung gilid ng bilog na to, yung goma. Para sumabit na lang gusto. Yan. So, ganun lang po yung mga kablog. So, yan. Nailagay nyo yung isa pang seat setting rubber. So, nailagay ko na yung dalawa. Kung makikita nyo sa screen, kaliwat kanan, nailagay ko na. Yan. So, ilalagay natin yung natitira. Dito sa gitna. Ito. Okay? Yan. So, tusukin muli ng flat screwdriver pababa. So, didinan ko gamit ang daliri habang ginagalaw ko. So, testingin natin kung naipasok na. Yan. Diba, umangat din yung seat frame. Itong kulay black na base. Yan. So, pag ganyan, commonly pasok. Yan. Yan, iikot-ikot ko. So, pasok siya. Yan. Yan po. Iikot-ikot ko. So, itong huli, lagay na rin natin. Isalpak na natin. Okay. So silipin natin yung kabilang side, ah. Yan. So ito na ipasok na. So sisikwatin ko lang yung gilid, mga kablog.
tayo. Yan. So yan. Sa mga ka-BLO Gin, ilagay ko na yung tatlong seat setting rubber. 1, 2, 3. Okay. So proceed na agad pagkatapos nito sa seat cushion rubbers. Yung bilog, ilalagay naman yon dito. Tsaka dito. Left and right. Okay. So medyo matigas-tigas na rin tong seat cushion na to. So gagamitan ko muna ng kamay para dito. Since bilog naman siya, tingnan natin kung kaya nang walang gamitan ng flat screwdriver. Yan ha. Tingnan nyo sa bandang kanan. Iikot nyo papaba. Yan. So angat ko ha. Yan ha. Sumasabay po siya. Yan. Yan ha. So pasok na yung isang seat cushion rubber mga ka-vlog. Yan o. Ayan. May ikot-ikot na siya. So medyo may basag. Pero pwede pa yan. Walang problema dyan. So pasok na isang seat cushion rubber. Pusit tayo sa isa bang seat cushion rubber. Ilagay naman natin dito sa kaliwang side. Ayan. So medyo mulan na. Ayan. Ikot natin pababa. Hanggang sa bumangon at lumapat ng gusto. Ayan. Ayan o, sumapit na rin. So technically pasok na rin yung isa pang seat cushion rubber. Yan. Okay. So inalagay nyo yung dalawang seat cushion rubber. Ito, sa kaliwa at sa kanan. Pagkatapos na yung mga ka-vlog, proceed na tayo sa seat foam tsaka sa seat cover. Okay. So lipat tayo. Yan ha. Baka muna pre. Ulan siya mga kabila. So proceed na tayo pagkatapos nun sa seat foam at sa motorcycle seat cover. Then yung pinakauli yung plastic cover ng mga ka-vlog. Okay? So, medyo maulala mga ka-vlog. Hindi po pwedeng mabasa ang ating seat foam pag umuulan. Tutok muna natin sa seat frame. Dito sa ilalim. Ayan. Nasa natin. So inabot po ako ng ulan mga ka-vlog. So pwede naman po lumipat ng pwesto. Nasa sa inyo na po yun. Pag may ganito pagkakataon na inabot kayo ng ulan sa labas, lipat kayo ng pwesto. Kasi ang maintain natin, ang i-avoid natin yung foam. Dapat hindi po mabasa. Kasi mahirap po pagbasa po yung foam. Kinobera natin ng seat cover tsaka plastic cover.
namamahu po yun. Yan, hindi gaano nainitan sa loob. Maganda na, ilagay natin yung foam hanggat maaari ng tuyo. Much better po na makapaglagay tayo ng seat foam ng tuyo. Huwag basa, okay? Lilipat po ako ng press ng konti para makaiwas sa basa. Dito. Dato rampa. Lipat muna natin. Ayan. So kahit ayan, may tinatirang butil o basa, okay lang yan. Napunasa lang ng basahan to. So may tamang pesto ang paglagay nito mga kablaga. Sundin nyo yung pattern niya. Hindi po pwedeng ganito ah. Kasi pag pinatong nyo ng ganyan, hindi tugma. Ayun o. Hindi siya compatible. Kasi dito yung mas makapal sa banda rito sa kanan. So dito dapat yan. So technically kasi makapansin nyo yung hulma. Ayun o. Diba dito sa pesto ng seat setting rubber, may pa-rectangle na shape. Ito. So ganun din dito. Nagmarka po yung rectangular shape dito sa seat foam. Yan. Usually ganyan naman eh. Since meron tatlo ring rectangle shape dito sa tinuturo ko sa foam, itatapat nyo rito. So ganyan po ang paglagay nyan. Yan. Yan o. Oh. Diba lumapat? Dito yung mas manipis sa part na to sa kanan. Sa bandang kaliwa naman yung mas makapal. Okay? Yan. So, kung makikita nyo, lapat po siya. Yan. Lumapat po ng tama yung seat foam sa seat frame. Okay. So, ganun lang mga kablog. Tapos, coveran nyo na agad ng seat cover. Pero may tamang pag-cover po nyo mga kablog. Hindi po basta-basta. Tapasok ka ba? Ayan. So sa paglalagay ng seat cover, in-explain ko na yung before. Yung sa video ko noon sa motorcycle seat ng Yamaha STX125. Sa mga nakapanood, baka alam nyo yun. In-explain ko na yung paglalagay ng motorcycle seat cover. May margin po yun mga kablog. Yung gilid susundin natin. So, ituturo ko kung paano ha. Kukunin ko lang yung seat cover. Yan. So ito yung seat cover. So nakahulma na yung mga kablog. Sakto po sa motorcycle seat yan. Hindi na po kailangan guntingin o bawasan yung tela. So ilapat natin sa mesa. Alisin natin yung foam tsaka frame na to. Yan. So ibaliktad natin agad mga kablog ha. Yan. So ano yung sinasabi ko? So ito papakita ko mga kablog ha. Yan. Tingnan nyo yung gilid dito sa kaliwa at sa kanan. Dapat pantay po yung haba dito, yung allowance o yung extension sa kaliwa at sa kanan. Kung halimbawa, nasa 3 inches o 2 inches yung kaliwa, yung sobra, same din dito sa kanan. Para pag pinoldo siya o tinupi, para pantay. Yan. Merong sobra, may allowance para sa gantaking. Makakapag-gantaker kayo kasi may sobra. Yun po yung kailangan natin. Kung ganun sa kaliwa, ganun din sa kanan. Hindi po kasi pwedeng mas mahaba sa kaliwa at mas maiksi sa kanan. Kasi, technically ang mangyari, sa bandang kanan, hindi po aabot. Minsan ganyan lang. Bitin po yung extension o allowance ng tela rito sa kanan. So, hindi na kayo makapag-gantap. Hindi nyo na magagamitan na gantaker. Bitin po siya. So, ganun lang po ha. Ganun din sa itaas at sa ibaba.
kailangan paabutin nyo rito. Dito, sa bungad sa baba, then dito, sa siding sa taas. Pag tinupi nyo, dapat umaabot. May onting allowance po for gantaking. Tatandaan nyo yung mga kablag, ah. Para di ko yung bitinin. Okay? So ayan, this time gagamit na tayo ng gun tucker. Ito T3 na arrow. Then maglalagay tayo ng bala o staples kasi walang laman to, eh. Ito, ha, medyo nabasa na yung box niya. Bubuksan ko, ha. Kukuha tayo ng isang bar na staples. Ito. Ayan. Kukuha tayo dito. Ayan. So, kumuha ko ng isang bar na Arrow T30 staples. And then, buksan natin to, tulak natin, hilahin natin tong spring. Yan. Isalpak natin, ilagay natin itong bar ng staples. Yan. Tapos ibalik natin to. Ilagay ng tama. Yan na. Pasok nyo ng maayos. Since spring yan, kontrahin nyo, gamit ng daliri o kamay, tulak nyo, kasabitin itong hook na to dito sa butas na pa-rectangle. Yan. Okay. Pag magaganta kayo, ah, tutukuran nyo ng kamay o palm. Kung right-handed kayo sa paggagantak, so, ang ipang tukod yung kaliwang kamay ninyo, ganito. Para paggantak ninyo, hindi po angat ng konti yung staple. Kasi malakas po ito, eh. Versado po ito. Para maibaon yung tama ng maayos yung staple. Kaya tutukuran natin. Usually, ganun naman, tinutukuran po yan. Okay? So, tutupin ko na. Kunin natin tamang margin. So, pabutin lang. Yan. So, sa kabila. So, sobra. Line natin pababa. Ito. Yan. Ahabol lang natin, mga kablog, yung allowance para sa gilid. Much better kung pantay. Ilang ang inahabol natin. Yan. Tadahin nito sa baba, sa hinge. Yan. Yung sobra na siyang tela. Kasi dito sa unahan sa inupa ng driver, dapat ang pagagantak ninyo, papalala ko po sa inyo, wag po isagad. Wag po sa dulong-dulo kasi dahil manipis po yung dulo nito, manipis lang, pwede pong tumagos yung talim ng staple. So, matutusok yung petan ninyo o yung driver mismo at mabubutas at the same time yung motorcycle seat cover tsaka yung plastic cover dito sa portion na to kasi manipis lang po to. Kaya dito sa portion na to, sa part na to, ilayon nyo yung pagagantak dito, dito banda. Huwag dito sa baba. I-adjust nyo ng pataas para malayo po. Okay? Ayan, pantay na. Napapahit ako, ah. Yan. Inaatak pa naman yan, eh. Kung sa tingin nyo, ba, 1 inch yung allowance itong nasa kaliwang tela, then, nalimbawa, nasa 1 inch na rin yung sobra niya, o yung allowance niya, yung tela. So, ganun may gaganuin nyo. Ganyan po yung technique dyan. Kung 1 inch dito, dapat dito 1 inch din yung sobra. So, sa pagkakataong yun, pwede nyo na igantak agad. Okay? Kasi nahihila pa naman yan, eh. Pwedeng batakin. So, sa gilid muna ako titira, mga kablog, ng gantakin. Yan. Kapantay ko muna. Ayan.
So, igantap na natin agad. Ayan. Gamitan ng paa. Ayan, ang ilalapit ko para close up natin. Ayan. So dito ah, huwag masyadong sagad yung pag-antap dito sa dulo. Iaangat natin, itataas natin ng konti. Para kasi manipis po yung portion na to sa baba eh. Ilalayo natin ng konti. Okay? Ayan. So tinukuran ko ng kaliwang kamay ko. Tignan natin. Ayan. So tingnan nyo yung staple mga kablog ah. Ayan oh. Nakita niyo yung staple na yan. Ito. Ayan, tuturo ko ng ilalaki ko sa paa. Nakabawan po yan. Nakabawan ng gusto. Kasi tinukuran ko ng kamay. So, gano'n lang po gagawin ninyo. Tutukuran ninyo. Paano di po umangat ng konti? Okay? So, gano'n lang. So, tayo po sa kabilang side. Yan ah. Ipinold ko na dito sa portion na to. Dito po magagantak muna. Yan. Makurang ko ng konti ah. So, pagbilit natin para makita nyo. Yan. Bilit ko ah. Yan. 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 Oh. So, silipin natin mga kablog yung bala. Yan oh. Ang ginagita nyo yung staple. Yan. Ito. Yan o. Oh. Nakabaon. Ang tama. So ganun lang mga kablog. Yung diskarte sa paggagantak. Tutukod kayo. Gamit ang kamay. Ganun lang. So tutuloy ko na ito. Eh, labas ka muna. Labas ka muna. Op. Ako maulan, puti. Ayan ha. Test natin. Ayan. Tuloy lang. Ipapol ko to. Ipapol ko. Ah. Ayan ah. Ayan, ayan ah. Medyo tumagos. So, ilalayo natin. Ayan. Medyo tumagos po yung bala. Ayan, natutusok po ako. So, para lang alamin nyo. Yung sinasabi ko na dito kasi minsan dinaabot ng foam, kaya yung plastic lang yung natitira. So, technically, malipis po. So, gagamitan natin ng flat screwdriver. Sikwatin natin. Ayan. Ayan ah. Ah, mas kate. Ah, tatamaan. Ah, sige ba? Ayan ah, ubutin ko lang. Ito. Yung staple. Ubutin ko siya dahil tumagos po. Okay. Ito. Itapon nyo sa basuran to kasi pwede makatusok to ng bata o gulong. Itapon nyo sa tamang lagayan.
Subukan ko dito sa bandang dulo. Itong tinutupi ko. Ah, nandito. Oh, magustin. Nailagay ka na yung isa. Dito tumatagos. Dito sa kabilang side. Dagdagan natin. So, sa kabila. So huwag yung munang tagtarin ng gusto ng staple yung gilid dito at saka dito. Kasi maglalagay po tayo ng plastic cover. Konti-konti lang muna para sa seat cover. Huwag yung munang damihan ng gusto yung paglalagay ng staple o yung paggagantak ninyo. Konti-konti lang muna. So dito naman, titrayan ko rito. Ayan. So yung itsura nung seat cover sa bungad. Dapat walang himulmol eh, kaya hinihila po o binabatak yung tela. Bago kayo maggantak o magstaple, siguruhin nyo muna na batak po o naka-flatten tong part na to sa bungad sa labas. Okay, kaya usually naman hinahatak o binabatak yung seat cover sa pag-upholstery. Okay? So, atake natin ng konti dito bago natin tupiin para rito. Yan. Yan na, nakatupi. Dito ko banday gagantak sa ibabaw. Huwag dito sasagad sa baba. Kasi nga, baka tumagos yung talim o yung dulo ng staple, matutuso kayo. So yun na, may mga staple wire. Yan, nakabaw na yung mga bala. Nandito sa pinakabungad. Hanggat maaari mga kablog, siguro nyo hindi tatagos yung bala rito, yung staple wire. Kasi dyan po umupo yung mismong driver o yung tricycle driver. Dito sa portion na to, dyan umupo. Matutusok po yung hita niya, yung kwitan niya. Makakapain ko. Ayan o. Ayan. Ayan po yung dulo. Ayan o. Nakikita nyo kami itong lock. Staple wire po yan. Ayan po yung sinasabi ko. So ang gagawin natin, alisin natin. So paano dadayain? So paglagay nyo na lang ng plastic cover,
Dahil matatak pa naman ang plastic cover to, mas habaan nyo yung extension ng plastic cover o yung allowance niya. Parang pagagantak nyo dito na. Dito na sa gitna. So magbase na lang kayo sa plastic cover. Itupin nyo na lang to, wag nyo na igantak kung talagang di kaya. Kaya maglalagay kayo ng plastic cover. Yun yung magtatakip dito sa seat cover mismo. Para di matanggal. Kasi may harang na eh. Ang gagawin nyo na lang, pag gamit nyo ng plastic cover, habaan nyo yung alawan sa gilid. Para pag fold ninyo dito sa portion na to, sobra siya. So technically, mapagganta kayo dito na. Ipapakita ko po yung mga kablog para maintindihan ninyo. Dahil kulang yung haba nito eh. Yung alawan sa yung sobra dito, kulang, bitin. Kasi manipis lang yung dito eh. So, unahin ko na agad dito sa pinakahubungan sa gitna, sa hinge. Ito. Yan, babatakin ko. Yan. Yan, oh. Dito ko titirahin. So, malayo po yan, makapal po yan. Igantak natin dito. Malapit sa hinge. Igantak natin. Yan, ah, para makita nyo. Tukod. Yan. Yan, nakagantak na yan. So, dito rin sa kabilang side. So, kahit pakunti-kunti lang ng staple, mga kablog. Huwag yung agad damihan. Kasi maglalagay po tayo ng plastic cover. Yan. So, yan, may staple na dito sa kanan. Yan. Ito sa kanan. And then sa kaliwa. Kasi di talagang di kakayanin dito. Tumatagos po. Tapos dito na sa likod, sa dulo. Yan, medyo sobra-sobra to. Medyo matikas na rin itong seat cover to, mga kablog eh. Pwede pang gamitin. Yan ah, pinupi ko na. Matake ng konti, mga kablog ah. Sabay tupi. Yan oh. So, pwede na kayo mag-antak dito. Huwag na sa gilid, dito na sa baba. Dito na. Pwede na dyan. Sigurado naman di kayo aabuti ng staple na to kung tumagos man. Kasi makapal yung foam sa dulo. Yan. O, makapal yan. So, imposibleng umabot pa yung talim yan. Dito sa corner, tupi natin. Yan o. Ganun lang paglalagay. Ito sa corner ah, ito sa kanto, tapin natin. Yan. Titirahan natin pa sa gilid. Yung makapal naman yung gilid niyan, hindi na po tatagos yung bala. Naka-staple wire. Yung kabilang corner, tupi rin natin. Ayan. So, unting batak. Yung kabilang corner. Ayan. Pag naitupi nyo na ng tama, gantak ulit. Dito. So yun na, ipesto na yung seat cover. Nai-attach na. Hindi nga lang marami yung staple wire, mga kablog. Pero nai-attach na totally yung seat cover mismo. Kasi lalagyan pa nga ho yan ng plastic cover. Pinaka, kumbaga sa pintura, top coating. Final covering po yung plastic cover na gauge 16 yung kapal. Kasi kailangan medyo makapal yung plastic cover sa upuan ng motor. O sa pang-upholstery, hindi po pwedeng yung seat o yung plastic cover
yung ginagamit sa notebook sa school. Hindi po pwede, manipis po yun. So ilalagay ko na po yung seat cover or yung plastic cover na gate 16. Ipaprepare ko na yun. So pwede natin punasan muna to ng basahan. Mas maganda kung tuyo. Dahil ngayon naabot ako ng ulan mga ka-vlog, nabasa po yung ginagawa ko ngayon. So punasan muna natin. Actually ito matutuyo naman sa sinag ng araw. Pag mainit yung panahon, matutuyo naman po yan. Magdadry po yan. Kailangan lang punasan ng tama itong ibabaw. Para mawala na rin yung mga dumi niya. Ayan. Medyo din yung ulan. Excuse me lang ito lah. So lipat tayo ng pwesto. Medyo tumitila na yung ulan. Ayan, balik ako sa pwesto kanina. Ayan, maganda yung medyo full view para mas kita ng ayos. Ayan. So ito po yung plastic cover mga ka-vlog, ah. Ito yung pangko-cover ko dito sa motorcycle seat na to. Pupunasan ko muna to saglit. So dito, dahil sobra-sobra to, dito na tayo magugunting. Dito tayo magbabawas. Pero yun nga, ipapantay natin. Pero dito sa plastic cover, siyempre sasobrahan ko na ng allowance sa gilid. Sobrang ko po ng allowance. Para sa paggagantak nga po, maiwasan yung pagtagos ng staple sa gilid. Dun sa mga maninipis na portion ng seat frame. Gaya nung sa inupahan, dun sa bandang inupahan ng driver. Ito yun. Kung saan yung may hinge, ito. Kung saan yung may hinge, itong tinuturo ko. Dito mo po yung tricycle driver. Sa unahan. So pag upo niya, syempre, yung gilid niya, yung gilid ng hita niya, or yung puwetan, matutusok, masusugatan kayo. Mabubutas yung short ninyo, matatastas. The same time, yung gilid dito, sa portion na to, tsaka dito, mabubutas din at mapupunit. Yung iniwasan natin. In-explain ko nun before sa naunang tutorial ko nun before, dun sa pagpalit ng seat cover ng Yamaha STX125 motorcycle seat. In-explain ko na yun before. Sa mga nakapanood, alam na yun. Or sa mga hindi pa nakakapanood ng sinasabi kong video na yun, search nyo na lang dun sa akin channel, Kel the Great. Makikita nyo dun yun. Sa mga nauna kong video before, hanapin nyo lang dun. Papatong ko na. Kaya dapat yung lamesa, walang tusok-tusok. Dapat flatten talaga yung pagpapatungan nyo para ito hindi po ma-damage. Kaya gumamit po ako ng lamesa na talagang walang tusok-tusok. Hindi makakasugat sa cover. So ang gagawin natin, pag naipatong nyo na yung itong plastic cover, gate 16, baliktarin nyo na. Para makita natin yung view sa kabilang side. Para makuha nyo yung sukat. Yan. Diba? So again, dito, sasobra natin ng allowance dito sa kabilang side. Dito sa unahan at sa likuran. Para malayo po yung paggagantak natin. Hindi po tatagos yung staple wire o yung bala. So ganun lang.
So much better kung gusto nyo. Huwag nyo lang gupitin yung gilid. Yan o. Tingnan yung allowance o yung sobra nung plastic cover. Yan o. Diba kung makikita nyo? Yan. Pwede naman yan eh. Yan o. Sobra-sobra po sa lapad. Yan. Ganun din dito sa kanan. Yan o. Dito na kayo magagantak. Dito na sa ilalim. Dito sa gitna. Hindi na po sa gilid. Pwede naman po yun. Mas maganda. So, pwede ganun lang yung gawin natin. So, ayan. Hindi ko na patatagalin. Sisimulan ko na mga ka-vlog. Yung paglalagay ng plastic cover. Ayan. Lalagay ko na agad. Maglalagay lang ako sa gilid ng isang stapleware, ha. Pwede naman po yun. Ito muna, pati gumalaw. Dito sa portion na to, lalagay po ako ng isang bala. Magigantak po tayo. Ayan. Baka assurance lang. Ayan. Same time, sabila. Yan. Yan, nailagay na. Isa. So, ganun lang. Dito. Ganun na natin yan. Dito pa sa isa. Pagpitin nga dito. So mag-i-staple lang agad dito mga ka-vlog sa gitna. Sinobra ko na ng allowance para sigurado hindi makakatusok sa mga sasakay o upo. Yan. Hindi lang dito. Hindi na agad. Patakin natin sa kabilang side dito.
Stopin ulit. Dapat lang natin. Yan. Ipuhi-puhi natin yung labas para malaman kung lapat o pantay. Yan, mulmol. Yan, gantak ulit. So kung ano, pwede nyo butasan dito, nasa sinyo na yan, dito, butasan nyo dito para may lusot sa bracket. O kaya pwede nyo putulin na lang dito sa portion na to para may ayos. Depende na po sa inyo yun. Okay? Tapos to, sunod na natin sa hinge. Dito sa portion na to, sa unahan, sa hinge part, saan pumupo yung driver, pin natin. Ayan, so ganun lang po. Para tapos na. Yan. Mula. Yan. Ito dito para may lusot yung hinge tong bracket na to. Lupitin nyo rito. Ganun lang. Sa dulo na lang. Yan. Ano muna natin. Ganun lang naman yan mga kumilang. Ito. Patakin ko rito sa dulo. Sa dulo ng upuan. Prepare natin itong gantake. Tukuran natin. Yung mga sobra-sobra dito sa part na to, pwedeng bawasan mga ka-vlog. Dahil dito makapal naman eh. Nasa sa inyo na po yun, pwede nyo bawasan o hindi. Ayan. Ayan, tapos na yung mga ka-vlog. Guguntiin nyo na lang yung mga ka-vlog, ipapantay nyo na lang. Dito sa hinge, para lumitaw yung hinge, walang harang, putulin nyo or butasan dito para may lusot. Ganun lang po, guguntingin, bubutasan, lulusot or babawasan. Ganun din sa bracket. Dito, sa bracket part. Okay? Okay, yan. So ayan po mga ka-vlog, tapos na yung aking tutorial sa araw na to. Again, motorcycle seat assembly po ang title. So ayan, tapos na. Nagawa ko na po. May plastic cover na. So mga ka-vlog, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga viewers dyan na nanood sa araw na to sa aking tutorial. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel, Kyle the Great. Okay? Maraming salamat po and God bless. Okay?